Glasspool. Good morning, beautiful people. These are my boys. Today is Friday and wala silang pasok. Kasi may storm today. Siguro yung storm, nagpas na siguro. Konti na lang yung hangin ngayon. Pero may bad news ako. Ayan yung polytunnel namin. Something bad happened to our polytunnel. The storm ripped it. So, ipakita ko lang po sa inyo yung likod namin. Yan po yung kaganapan sa likod namin ngayon. Ganyan po siya. Don't know it helps the plants grow. Yan po yung likod namin. Wala pang mga tanim. So, di sa part na yan, dyan ko po ilalagay yung potatoes. Tapos, dito po sa part na yan, yung mga veggies. Kasi yung pinakalas doon, dun po yung strawberries. You buy me plastic, kuya? And how about the chickens? What happened to the chickens? Move out there. Oh, is the chicken still there? Are they still there? Where's the chicken? Can see a chicken. Maybe they're inside the house, right? I can see another one. Yan po yung chicken house namin. But I see one chicken. So, yan po yung sa likod. Walang mga tanim. I see one chicken. Yung tanim pa lang po dyan is yung garlic. I can see three at saka strawberries. So, yun po yung bungad sa akin. Pag-gising ko, yung polytunnel ay sira. So, ang gagawin siguro namin is bibili na lang ng plastic. At least, nandiyan pa naman yung frame. And, nandito yung mga bulilit na to. Kasi nga, hindi sila wala silang pasok. Dineclare kasi na, yung nawalang pasok yung school kasi nga sa storm. So, bababa muna kami at kakain lang. Itong isang to tawa ng tawa. Ikaw, tawa ka ng tawa. Gusto mo lang mag-asawa? Oh, it's snowing, look! Hello! Philip! Pierre! What you watching? Oh my God, you flippy! The next day. Good morning, beautiful people! Alam nyo, today is Saturday and kahapon is nagkaroon dito ng storm. So, nandito kami ngayon sa labas ni Philip. Say hi, Philip! Hi! Hi! Ayan ang aking Philip! So, nandito kami ngayon sa labas ni Philip kasi isasama namin kayo doon sa polytunnel kasi may pangyayaring hindi maganda sa aming polytunnel. So, yung banda na yan is, yan yung tinaniman ko dati ng mga veg. And nilagyan ko siya ng black plastic pero inilipad siya. So, mamaya, ipifix namin yon. Kasi siya, nawawala yung mga weeds na mamatay pag nilagyan ng black plastic. So, nandito na po tayo sa aming tunnel. Ayan po yung nangyari sa tunnel namin. Oh my goodness. What happened to the tunnel, Philip? Oh my gosh. Wala. Ay. Ang aming tunnel, wala na. Yung mga nandito, may mga pots kasi ako dun dito sa pathway na yan, nawala. Wala na yung plastic niya, as in, nasira talaga. So, ito yung strawberry dito sa gitna. Inanuhan ko kasi ito kinat ko. So, tumutubo na siya. Kawawa naman yung mga tanim ko, nawala. Yan yung natanim ako dito. Ito yung peas ko dito na din.
nasalanta din yung piece. So baka tanggalin ko na lang rin din ito dito yung piece kasi nasalanta siya. Videos on. Now mag-ano lang tayo ng konti. Oh, yung ano lang, look at the watering can. It's blown away. Oh. Alam nyo, meron ako mga paso dito na blown away dito, inilapag ko yun dito, so wala na din. Ginawa kong yun, yung parang trellis. Ilalagay ko muna to sa garage kasi masisira lang dito sa ulan. So yung mga gamit ko dito, lalagay muna namin sa garahe. Alam nyo, tinatry kong tanggalin yung plastic. Kaso hindi ko siya mapupunot kasi yung plastic na to, ano, nakabaon kasi siya sa lupa. Ayan, as in, hinukay talaga namin yan para mabaon siya sa lupa. So yung nasira talaga yung plastic, yun talaga yung napunot.
ngunit ng hangin. Kasi kung ano lang, kung hindi maganda yung pagkakabaon namin sa lupa, malilipad siya. Pero yung nasira talaga is yung plastic. So, ang gagawin na lang namin is, kasi okay naman yung frame, yan, may frame naman, is bibili na lang kami ng bagong plastic yata. So, yun, baka yun ang gawin namin. Kaso, for a while, hindi muna ako makakapagtanim dito. Kasi kung tatanim ako, sa ngayon is malamig pa at nag-frost minsan. So, mamamatay lang din. So, hindi muna ako magtatanim. And sayang kasi yung yung pechay. Bala ko pa naman yung itanim soon na kasi medyo malalaki na sila. Yung nagtanim kami ni Philip ng pechay. So, yun po ang ganap ko today dito sa labas. Hindi ko matanggal yung plastic. So, baka in a few days na lang or pag medyo dry na yung ground. Tsaka ko na siya tatanggalin kasi kailangan munang mag-dig ng maigi kasi nakabaon talaga siya sa lupa. Pagod ako. Ayan, tapos ko nang maayos yung plastic. Tingnan nyo naman. Ganda na tingnan, diba?